So what's up mga ka-review ano? Gagawa tayo ng isang video reaction. Ito yung pagtulong ni Sir Jopper Sniper kay Kuya Guido. Si Kuya Guido po ay isa ring kakilala ko noong ako ay nasa Bukana. Noong doon pa ako nakatira no, way back 2005 to 8 no. Si Kuya Guido po ay napakabait na tao at tahimik na tao no po. At ano rin po yan, matulungin din po yung tao na yan no. So dito sa video na to, kapupulutan natin to ng aral, yung ginawang pagtulong ni Sir Jopper Sniper. Dahil kahit sa gentong paraan na kanyang ginagawa is natutulungan niya yung mga taong nangailangan ng tulong. Salamat sir at salut sa inyo. Sana'y patuloy nyo pa yung magandang adhikain ng inyong vlogs para doon sa mga taong nangailangan ano po. So bago ko simulan ang aking video, hinihikayat ko kayo na bumili ng t-shirt, jacket, sando ni Sir Jopper Sniper. Napakaganda po ng tela at napakakapal po no, nung jacket, yung tela ng jacket. At higit sa lahat, hayahay sa katawan. So yun ang mga ka-review. And i-peplex ko na rin po yung aking nasa flexback. Please subscribe and mag-iwan po lang kayo ng bakas na hashtag KensakiTV. At doon naman sa mga ipeplex ko, please balikan nyo po yung mga nag-subscribe sa inyo at comment din po kayo ng KensakiTV no. Medyo naano tayo na, utal tayo na. So shout out ko lang po yung mga nandyan sa box. Shout out nga pala kay ano, kay Ryan Official, Manong Ses Official, RJ Soccer Vlog, Christopher Channel, Soloy Koy TV, Jammer J Life ECT, Father and Son Official, CJJ Explorer Vlogger Vlog, John Colasito Official, Ilocano Saudi, Samarinyong Vlogger, at Ramil De Gelmo at Madi Velasco. Yun po. Please help po natin sila, mga small YouTuber lang din. At kung kayo ay gustong ma-flex dyan sa Flex Channel, Flex Channel Box, o talaga. So comment lang po kayo ng shout out. Wala ka po kayong ibang i-comment, or pag nag-comment kayo, lagyan nyo sa dulo ng pa-shout out naman idol. Para ma-flex ko po kayo. Kasi po pag kayong mga pa-support ng mga ganun pong ano, is may spam lang po ng may spam yan. So yun po no, mga ka-review no. So start na tayo dito sa gagawing first episode na pagtulong ni Sir Jopper. Ito yung first episode ko ng pagre-review dito sa pagtulong kay Kuya Guido ano. So tara mga ka-review. Panigi. Panigi yan, Panigi Street. So yun nga no, sabi ni Boss Jopper, isang magandang history na mangyayari sa isang katulad niyang vlogger no, makaka-review no. Pero alam niyo po ba sa ginawa niyang ito na magiging isa siya sa mga moderno na mga iba pang vlogger na gumagaya at gagaya pa sa kanya na tumulong no, makaka-review.
At sana ituloy pa nang ituloy ito ni Boss Japper hanggang sa dumami ang gumaya. Ano. Pwede daw bang tumagay? So yun, oh, mga ka-review, no? Napakaliit na bagay, pero ang naging resulta ng pagkaka tawag dito, pagkakadisgrasya ng Thumbtack sa kanya is napakalaki na nawala sa kanyang pang-araw-araw at panghanap buhay, ano? Kasi ito si Kuya Guido, sa pagkakaalam ko lang po, is isa tong tricycle driver, no? Matagal na tong nagmamaneho ng tricycle, bumabiyahe, no? So yun nga, no, mga ka-review, at nakakalungkot lang na nangyari ito sa kanya, na dahil lang po sa isang Thumbtack eh nagkaganto po ang kanyang mga binte, ano. Tamang joke pa to si Boss Japper, eh, no? Dito ako natutuwa minsan, eh. Yung mga biglang punchline niya na yung alanganin, pero mapapatawa ka talaga sa mga joke niya, eh, no? Oh. Grabe, ano, mo? Grabe, no? Mga ka-review, no? Simpleng pagtusok lang ng Thumbtack, ano? Hindi niya lang siguro, ang nangyari po siguro dito, nung natibo, tibo ang tawag kasi doon, di ba? Yung naapakan mo yung Thumbtack. Kung bubog naman, bubog, no? Ang delikado po kasi doon, pag hindi mo naalis yung tibo ng Thumbtack, kunwari, tumusok siya sa yung balat or sa iyong tawag doon, talampakan ba yun? Tapos eh di ho ba, tapos tumagal siya, syempre nababasa ho yan at natutuyo ang yung parang natutuyo,
So ang magiging ano po yan, yung ilalim po ng tulis ng Thumbtax, eh kakalawangin yan. Siguro yun yung nag-trigger sa kanya, dun sa sugat niya para lumala, dahil yung tetanus ng Thumbtax kumalat na dun sa buong paligid ng ano niya, ng binti niya. Hindi niya agad naagapan yon. Kasi tumagal pa yata ito ng mga ilang araw sa pagkakaalam ko ng mga Karibyo, no? So panoorin pa natin, no? Yung tanong ni Boss Japper, nasaan niyo? Doon ako natawa. Boss Japper! Ikaw talaga, oh. Doon ako natawa. Hinanap niya pa yung paa ni Kagi doon, ano? Bago lang pala to, no? So, ibig sabihin, bago lang pala nangyari to, no? Sandaan, laki.
So yun ang mga gadget no, dito nung time na to is nanawagan si Boss Jopper na sana kahit lang do sa simpleng bagay na hinihiling niya na sana ipanoorin ang kanyang video na ito about dito sa pagtulong niya kay Kuya Guido at yung sa ads na dapat na hindi skip. Tama po kayo kasi ang video po pagka may ads, yun lang pong ads ang kinikita, ang kikitain ng ano ng video no, makaka-review. Tapos yun nga, gaya nga na sinabi niya, merong target na pera para dun sa bibilihin kay Kuya Guido ano. So humingi siya ng tulong para dun sa mga sa ating mga viewers na sana ay matulungan natin siya na i-share at ipakalat yung video na ito. And dun sa mga nung pinapanood ko to, hindi ko talaga in-skip tong ads na to no, kasi yun nga, kahit papano hanggang dun sa ganung bagay lamang is makatulong tayo no, mga ka-review. Tapos isa pa po no, mga ka-review, at sabi niya nga, gaya nga na sinabi niya na kung kukulangin is huhugot pa siya sa kanyang pangsarili no, pangsariling kita din, at iaambag niya ito kay ano, kay Kuya Guido. So doon pa lang makikita niyo na kung gaano kabuti at kabait si Boss Jopper ano. Sa ngayon makikita niyo naman yung mga ginagawa niyang video vlog no. Alam niyo yan, hindi naman lingit sa kaalaman niyo na kung gaano siya nagmamalasakit doon sa mga taong humihingi sa kanya ng tulong no. No mga ka-review, at yun nga, nagtuloy-tuloy pa ito, pero ito pa lang po yung first episode na i-review natin sa ngayon no mga ka-review no. Marami may kasunod pa ito, itong pag-review natin about dito sa kay Kuya Guido ano. So tuloy natin, panoorin pa natin. Kung TV key talents makagago. So, yun, nakita niyo yun, no, mga ka-review, no, yung sinabi niya na sa sahod, pagkasahod niya, itutulong niya din, ano. So, gento kabuti, no, si Boss Jopper, no. No, pwede. Ang kulit talaga ni Boss Jopper eh. Bigla na lang disisigit. Ang galing talaga gumawa ng punchline nito eh. Nakita niyo mga kagadget no, dito makikita mo na pinipigilan lang ni Guido yung
pagtulo ng kanyang luha, no? At kahit sino naman, pag ganito ang nangyari sa iyo, talagang kung ikaw kwento mo at babalikan mo yung kasaysayan o kwento ng buhay mo, is parang mapapaluha ka na lang, kasi siyempre, di ba, iba pa rin yung buo ka sa mga nangyayari ngayon sa iyo, no? So, Kuya Guido, mabuhay po kayo, naway malagpasan nyo po ang mga pagsubok pa na darating sa inyong buhay, ano, mga Kuya Guido, lakasan nyo lang, tatagan nyo lang yung loob nyo. At dun sa mga viewers ko, kung gusto nyo pong i-subscribe si Kuya Guido, i-drop link ko yung channel niya dito sa aking video description. Subscribe nyo na rin po siya at para makatulong pa tayong lalo, no, mga kalupin. So, panoorin pa natin. Oh, hirap talaga niyan. Ito yung ano eh. Ito yung ano, best friend talaga. Kumparin mo ni Kuya Guido at best friend niya talaga to. So si Kuya Guido, kumpare ko siya, inaanak ko yung kanyang anak na panganay si Nikuli. Ayan. No, mga ka-review, no. So kailan ko lang to nabalitaan na lockdown yata nung simula ko nang sinisimulan na panoorin yung video vlogs ni Boss Jaber, kasi sa Facebook ako unang nanonood sa kanya. Oo. Ayun, no. So ano, no, mga ka-review, no, ako yung may mga katanungan at agam-agam lahat, no. Kung kunwari po, kayo, kung kunwari lang po, kunwari ako, lumagay sa kalagayan ni Kuya Guido, di po ba parang napakahirap desisyonan na yung isa puputulin talaga, no? Parang para sa akin, parang kailangan ko bang i-give up tong isang to? Kailangan bang ipaputol ko to para lang magtuloy-tuloy? So, isang napakahirap na desisyon sa buhay po yung ganun, ano? At dito ako bumilib ng gusto kay Kuya Guido, kung paano niya na-survive at paano niya na yung emosyon, yung lungkot, yung tipong pag-iisip. Siyempre, meron po tayong tinatawag na ano, yung panghihinayang, kumbaga. Kumbaga, dumating na sa point yung kailangan mo ng magdesisyon para lang magpatuloy ka sa buhay mo. Dito pumapasok po yung tinatawag nating, kumbaga parang pag nag-iisa ka, yung emosyon mo nagtatalo, tapos stress, kumbaga stress, syempre papasok din ang stress dito dahil sa mangyayari, di po ba? So napakatapang mo, Kuya Guido. Saludo ako sa iyo, no? Tagal. Tagal din, 10 buwan. Mahirap talaga yan, boss. Napakahirap talaga nun.
You know, ganyan, sa haba na kwentuhan nila, no? Hindi pa pala nakakapagpakilala si Boss Jabber Sniper. Iba ka talaga, boss. Laki na pala ni Nicoli, oh. Shout out sa'yo, inaanak ni Nicoli. Yan na pala, laki na pala ni Nicoli ngayon, ano? Alas kasing laki na rin ang aking anak, eh. Ganitong kalagayan, ano, mga ka-review, no? Buti, nakakayanan ni Kirby to yung ganitong sitwasyon. Grabe, big, napakalaki sa, ano, sakripisyo yung nangyayari, ano. Kumbaga, malaki yung saludo ko dito sa taon to. Napakatibay ng loob at sobrang tatak niya. No? Kumbaga, kung gaano ko siya kakilala noon, mas parang nadoble yung pagkakakilala ko kung gaano siya katibay, no? Mga ka-review. Tama.
Hindi nakisama yung ulan kay Boss Jaffer eh. Kasi mo alam niyo parang ano, hindi nakisama yung ulan kay Boss Jaffer. Alam niyo bakit? Naluluha na kasi siya eh, sa pagbabanggit niya, kaya yung ulan na bumuhos, no, mga ka-review, no? So yun, no, mga ka-review, no, isa na namang video reaction ang ating nagawa. Ito ay ang pagtulong ni Boss Jaffer kay Kuya Guido na para mabigyan ito ng panibagong paa, no, no, mga ka-review, no. So, ang lesson na natutunan ko dito ay about unang-una doon sa kapag tayo'y merong anari, sugat o anumang sakit or tayo man ay natibo, dapat maging maingat tayo sa ating mga tatapakan or sa ating mga lalakaran upang sa ganun ay makaiwas tayo sa mga gentong sakuna or problema, no, mga ka-review. And pangalawa, dito ko napagtanto na kung bakit napakarami ang sumusuporta kay Boss Jaffer. Bakit? Kasi siya yung taong may mabuting kalooban. Bukod sa may mabuting kalooban, siya yung tipo ng taong napaka-humble at very prangka. Bukod sa prangka, napaka-totoong tao niya. Hindi siya plastic, no, mga ka-review, no. Alam niyo, sa totoo lang kasi, hindi lingit sa iba, dito sa mga bumabatikos dito kay Boss Jaffer, ano, na kung ano lang yung nababasa at nakikita nila, yun lang yung sinasabi nila, ano po. Pero kung etong tao ay nakasalamuha mo na at nakadaupang palad mo na sa isang lugar, is doon mo masasabi na itong taon to na hindi ka pa plastikin, no? Pakikisamahan ka niya ng totoo itong tao na to. Ilang days na rin akong magpabalik-balik sa kanila, no? At pag nakaharap mo siya is yun talaga, ako, magkukwentuhan kayo, okay? Magiging ganito kayo, no? At kumain pa nga ako sa kanila noon eh, nung pangalawa yata, pangalawang home service ko. So yun, nakaka-review, isa pa sa mga natutunan ko ay pwede ka namang tumulong na kahit gaano kalaki, maliit man yan o malaki, basta't ang mahalaga is meron kang natutulungan. At ang totoo niyan, kapag tumulong ka nga naman, yun niya, sabi ng nakakaraming, at alam din natin na kapag tumulong ka is maraming blessing yan ang babalik sa iyo, no, mga ka-review. Yun, ang pinaka nagustuhan ko kay Boss Jaffer is yung tipo ng alam niya sa sarili niya na kapag hindi umabot yung mga nalikom niyang tulong, no, is bumubunot pa siya talaga sa sarili niyang bulsa, sa sarili niyang pera para maiambag doon at mabuo yung hangarin niya at hikain niya na makatulong kay Kuya Guido, ano, doon. Boss Jaffer, saludo po ako sa inyong adhikain at sa inyong pagtulong. Naway marami pa po kayong matulungan, no, no, Sir Jaffer. At sana one time na gusto ko sanang ma-interview ka ng kakaibang vlog naman na hindi about sa repera, no, no, Sir Jaffer Sniper. So hanggang dito na lang po, mga ka-review. Peace out.